Hello po sa lahat ng tagapakinig. Magandang araw at magandang buhay. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa paghahanda at pag-aalaga ng lupa. Sa paghahanda ng lupa, sabi nga, ang susi sa matagumpay na gulayan ay nakasalalay sa wastong paghahanda ng lupa. Kahit na maganda ang punla mo, maglalagay ka ng magandang abono, pero pangit naman ang lupang pagtatamnan mo, magiging pangit pa rin ang ani mo. Ano ba ang mga benepisyo ng wastong paghahanda ng lupang taniman? Una, nagbibigay ng mainam na kondisyon para sa pagtubo at paglago ng halaman. Sa pamamagitan kasi ng pagbubungkal, nagiging buhaghag ang lupa. Sa buhaghag na lupa, mas nakakapasok ang tubig, ang hangin at yung ugat ng halaman ay madaling umailalim. Pangalawa, ayan, nakokontrol ang pagdami ng mga damo. Pangatlo, nababawasan ang populasyon ng mga mapanganib na organismo sa lupa. So, ang nakikita nyo ngayon sa pictures, nandyan ang mga soil-borne pathogens gaya ng nematodes at bacteria na nakakasira sa halaman. Gaya na lang nitong ugat ng okra na infected ng nematode, ayan yung ugat niya, para na siyang zombie. Kapag nabubungkal at naarawan kasi ang lupa, mataas yung tsansa na mapatay ang mga organismong ito at mabawasan ang populasyon nila. Pangapat, nakakatulong ito upang may halong organic matter sa lupa. Yung mga nabubulok na dahon, dumi ng mga hayop at iba pang nabubulok na materyales ay nai-incorporate sa lupa. Sa paghahanda ng lupa, madali lang yun eh, bungkal-bungkal lang naman yun. Ang hindi natin nabibigyan gano'n ng pansin ay yung pag-aalaga sa lupa. Pinag-uusapan natin kung gaano karami yung ilalagay na pataba, nakakalimutan natin na alamin yung kakayanan ng lupa na maghawak ng sustansya. Dadagdagan yun ko lang yung sinabi ko kanina, wag lang puro handa, kailangan din ng alaga. Pero paano ba mag-aalaga ng lupa? Una, alamin natin ang kakayanan ng lupa na maghawak ng sustansya o nutrients. Pabonggahin lang natin yung term, tinatawag din yun na cation exchange capacity. Pero hindi na natin palalalimin yung usapan dun, ha? Yung mga tipong soil texture, surface area of soil particles, at higit sa lahat, di naman po ako karapat dapat mag-explain yan. Kaya simplihan lang natin. May iba't ibang klase tayo ng lupa. Meron tayong putik o clay, at meron naman tayong buhangin o sand. Ang putik, dahil pino siya, ay meron siyang magandang CEC or cation exchange capacity. Pero wait lang ha, hindi porket pino siya ay okay na siya. Tandaan nyo, compact ang putik. Nagbibitak nga yan kapag natutuyo, di ba? At sabi nga, kailangan maging buhaghag ang lupa para maging maganda rin yung tatamnan. Samantala, okay, balik tayo sa buhangin. Ang buhangin naman ay magaspang, kaya siya ay mayroong mababang CEC. Hindi niya kayang hawakan ng buong buo ang pag-aaruga na tinuon mo sa kanya. Tiray. So, mahina yung CEC niya, kaya di siya ganong magandang maghawak ng nutrients. Yan madalas yung problema ng mga lupaing natabunan ng lahar. Ano pa ang problema ng mga buhangin na natataniman? Ayan, imagine nyo muna na yung mga bilog-bilog na yan ay yung mga malalaking butil ng buhangin or sand particles. Kapag nagdilig ka, marami sa mga pilit kumakapit na sustansya sa sand particles ang naisasama sa pag-anod ng tubig pailalim dahil mahina nga na maghawak ng sustansya ang buhangin. Ang tawag dyan ay leaching. Ang leaching ay isa sa mga dahilan kung bakit nasasayang ang abono pataba na inilalagay. Isa pang problema, kung mapapansin ninyo, madaling matuyo ang buhangin, di ba? Pag diniligan yan, mamaya-maya, natutuyo na. Pag natuyo yung lupa, yung mga sustansya gaya ng nitrogen, yung mga ihilan na nga lang na natira, nawawala pa, sumama na sa iba, ay sa hangin pala. Ang pagkawala ng sustansya dahil sa pag-evaporate ay tinatawag naman na volatilization. Ang nitrogen kasi ay volatile. Sa Tagalog, marupok. Diyos, madali lang na mag-evaporate sa hangin. Yun yun. In short, ang buhangina na tinatamnan natin ay mayroong problema. Sabihin ng iba, sus, kaharbis nga kami sa tinamnan naming lahar. Di kita awayin dun. Pero kung pwede po pang i-maximize ang potential ng lupa at ang ani mo, di mo ba papatusin? So, ano ang ilan sa mga pwedeng gawin? Ayan, yung buhangin, isang solusyon siguro para mapaganda pa ang buhangin ay yung paglalagay ng humus o organic matter. Ano ba ang humus? Ano bang meron kasi sa kanya? Kanina nga, di ba, ang clay ay may magandang CEC. Pero itong si humus, ang taray te.
5 to 30 times greater CEC than clays. Kaya ganun na lang ang importansya ni humus sa soil fertility. At bukod ba doon, maganda rin ang kanyang water holding capacity. So ayan, paramihin natin ang organic matter sa lupa. Sabi dito, ang isang matabang lupa ay may taglay na 10 to 20% na organic matter. So paano ngayon mapaparaming organic matter sa lupa? Una, yan, pagbabalik ng mga nabubulok na bagay, materyales gaya ng bahagi ng halaman, kusot, dayami, at iba pa. Huwag na lang sanang sunugin, ayan, i-compost na lang. Ano pa, paggamit ng dumi ng hayop, gaya ng manok, kalabaw, kambing, etc. Huwag na lang po siguro yung aso at pusa at yung hayop na tao. Isa pa is yung paggamit ng organikong pataba o compost. At ito, ayan, green manuring or tree manuring. Yung mga nauna, common na yun eh. Pero ito, sana ma-maximize natin ang potential ng green manuring. At ang panghuli, huwag iwan ng hubad. Ayan, hubad. O tiwangwang ang lupa. So, dapat nagkakaroon tayo or ginagawa natin yung cover cropping. Usually, mga ginagamit sa cover crop ay mga legumes. And ano ba ang legumes? Google. Ayan. Yung legumes po, yun yung mga mani, munggo, sitaw, ayan. Pwedeng ganun muna yung itanim basta hindi lang tiwangwang yung lupa. Next, ayan. Huwag sunugin ang dayami. Noon siguro nung panahon pa ng tracer kasi nabubuntun pa yung dayami, di ba? Marami ang matitigas ang ulo, sinusunog noon yung dayami. Pero ngayon dahil may harvester naman na habang hinaharvest, trenetresh na din, naiiwan yung dayami sa palayan. Medyo okay na rin po siguro. Pero marami, meron pa ding matitigas ang ulo, sinusunog pa din, ewan ko sa kanila. Pag sinunog nyo po kasi yung dayami, para na rin po kayo nagsunog ng pera. Bakit? Ayon po sa Phil Rice, ang 5 tonelada or 5,000 kilogram ng dayami mula sa 5 tonelada ng palay ay magbibigay ng 25 to 40 kilogram nitrogen. Diyan na lang po tayo mag-focus sa nitrogen, di ba? Sipin nyo katumbas ng 25 to 40 kilogram na nitrogen. Halos isa hanggang dalawang sako na po ng ammonium sulfate yan. Magkano po ang isang sako nun? 600? 700? Wala pa doon yung phosphorus, yung potassium, at saka yung ibang nutrients sa taglay ng dayami. At higit sa lahat, yung organic matter po na may dadagdag sa lupa pag hinayaan yung makompos lang yung dayami. Isa pa sa pwedeng gawin ay yung paglalagay ng animal manure o dumi ng hayop. Nakikita nyo sa table, yung mga ilan sa mga animal manure na may considerable amount ng sustansya. Nandiyan ang chicken manure, cattle, dumi ng baboy, rabbit, and ayan, may naligaw po na ipil-ipil at azula. Actually, nilagay ko lang po yan as reference for comparison. Pero taas ng nitrogen content ng ipil-ipil. Ayan. Meron pa po yung goat, hindi lang nailagay dito, pero around 3% ang nitrogen content niya. Isipin nyo po iyon, kaya di dapat sinasayang mga organic materials na ganon dahil maraming sustansya ang dala ng mga iyon. Literally yun na konting dugyot, sustansya ay dulot. Pero wag nyo lang pong gagamitin ng basa, ha? Patuin po muna o i-compost. Baka mamaya yung konting dugyot, dulot po ay salot. Isa pa po sa mga magandang paraan ay ang green manuring. Sayang nga lang dito sa Pilipinas, napaka underrated po ng pamamaraan na ganito. Dahil kukunti lang gumagawa niyan. Napakasimple lang kung tutuusin ang principle nito. Magtatabas ka lang naman ng dahon o talbos sa mga legumes or legumbre. Ilalagay mo sa lupa. Kahit di nyo na po tadta din kung tutuusin eh. Kasi madali lang naman mabulok yon. 1 week lang, okay na, lanta na siya. Ihalo nyo sa lupa gamit ang pala or gabion. Kung may araro, isama mo na sa pag-araro or sa pagtraktor. Napakadaling sundan, pero bakit sa Pilipinas napakahirap gawin? So dahil madali lang po siyang mabulok, mga kailangan lamang ng 2 hanggang 4 na linggo mula sa pagkahalo sa lupa at pwede na itong taniman. Ano po ba ang advantages or bentahe ng green manuring? Ayan, yung mga halaman na ginagamit natin sa green manuring ay yung mga legumes or legumbre. Sila kasi yung may kakayanang gumawa ng sarili nilang pataba sa tulong ng mga nitrogen-fixing bacteria na nasa ugat nila. Yung mga nakikita nyo pong bukol-bukol dyan sa ugat, yan yung tinatawag natin na nodules at sa loob dyan nakatira yung mga nitrogen-fixing bacteria.
And kung maalala ninyo, yung atmosphere natin or yung hangin, 78% noon or lagpas 3/4 ay nitrogen. Di po ba? At yung atmospheric nitrogen na yan ang ginagamit ng mga nitrogen fixing bacteria para makagawa ng abono ng libre. Ulit, ng libre. Galing, di ba? And dahil libre nakakagawa yung mga legumes ng sarili nilang pataba, why not i-maximize ang gamit ng mga yon bilang green manure? Sa paggamit kasi ng green manure, napapataas yung organic matter ng lupa. Sa mga matitigas ang lupa, yung clay na sinasabi ko kanina, ayan yung mga lupa sa bundok, ayan, pwedeng lagyan ng green manure. And take note, libre. Diba? Yung pagtataba sa lang siguro ang mga kailangan ng bayad, mga isang litrong milk tea. Ano pa ang advantage? Ayan, so mapapansin nyo sa presentation, may nadagdag na layer na ng lupa. Maalala ninyo sa soil science, yung mga horizon na yan, yung O horizon, A horizon, B horizon. Basta yan. Kadalasan kasi, yung mga gulay na itinatanim natin, ang ugat nila ay mostly nasa unang layer lang ang inaabot. Pero yung mga nitrogen fixing trees or shrubs, yung tinatawag natin na NFTs, yung mga ugat nila ay mas pumapailalim pa. At sa mas malalim na layer ng lupa, may mga sustansya pa rin doon eh. At iyon ay naaabot ng mga nitrogen fixing tree and shrubs. Dahil kaya nilang abutin, napapakinabangan nila ang mga sustansyang iyon na hindi naabot ng mga ordinaryong pananim. At kapag yung legumes na ito ay ginamit pang green manure, magagawa nating may transfer yung sustansya mula sa ilalim ng lupa papunta sa ibabaw. Green manure, libre at epektibo. Makikita nyo sa nutrient analysis ang mga ilan sa mga legumes sa pwedeng pang green manure. Pansinin ninyo yung nitrogen content, diba? Ang taas. Ayan, si ipil-ipil, si azolla, si sesbanyakul yata. Munti ako nadulas doon. Ayan, kapamilya po yan ni Katuray. Ayan yung mga legumes sa pwedeng gamitin as green manure. So, nandyan po si ipil-ipil, si azolla. Naligaw po si azolla. Hindi po siya legumes pero nitrogen fixing siya. And hindi po kasi lahat ng nitrogen fixing ay legumes at di rin naman lahat ng legumes ay nitrogen fixing. Anyway, ayan, ipil-ipil, azolla, si kakawate, si katuray, indigofera, flaminia, rinsoni, and pigeon pea. Mas kilala sa cardis sa Ilocano or Cadios. Pwede po silang gawing pangbakod tapos tatabas-tabasan na lang or isang malaking or. Ipangbakod nyo sila, tapos yung matabas yung dahon, ipangpakain nyo sa alaga ninyong kambing o baka, and yung manure ng mga alaga ninyo, yun yung gawin yung pataba, panalo, di ba? Kasi nga yung mga legumes po na yan, protein source po yan para sa mga ruminants. Isa pa sa mahalagang gawin bilang pag-alaga ng lupa ay yung pagbabalik ng komunidad ng mga mabubuting mikrobyo sa lupa or yung mga beneficial microorganisms. So, sa picture po, nandiyan yung photoautotrophic bacteria, yeast, lactic acid bacteria, and actinomycetes. So, tumutulong sila sa pagbulok ng mga organikong materialis sa lupa. So, ang ilan po dyan ay mga decomposers. Tumutulong din po sila para mapalabas ang mga sustansya mula sa nabubulok na materialis. And yan, tumutulong para malabanan ang mga mapanganib na mikroorganismo sa lupa. Kung marami kasi yung mga beneficial microorganism sa lupa, na itataboy yung mga harmful microorganism. Paramihan lang po yan ng lahi. Tapos sabihin na lang nila sa mga harmful microorganism, ano, papalag ka. Mga ganun na lang. Para mapanumbalik ang beneficial microorganism sa lupa, ayan po, kailangan ng pag-spray ng indigenous microorganisms. Yung nakikita nyo sa picture, yung puting sapot-sapot po na yan, mga beneficial microorganism na po yan, mga amag, pero mga good na amag, fungi. Ano pa pong pwedeng gawin? Ayan, paglalagay ng compost, vermicast, at iba pang klase ng organikong pataba. Kasi yung mga organic fertilizer po na yan, yung vermicast, compost na yan, may mga kasama na rin po yung mga beneficial microorganism. At nandun sa compost yung pagkain nila. At the same time, pati na rin yung tirahan nila. So may pagkain na sila, may bahay pa. Alam nyo po, sa akin na, ito isang katotohanan. Alagaan mo ang lupa at ang lupa ang mag-aalaga sa tanim mo. Madalas kasi, naisasantabi ang kalusugan ng lupa o yung tinatawag natin na soil health.
Ang laging pinagtutuunan kasi natin ng pansin ay yung halaman mismo or yung tanim mismo. Kumusta na ang halaman ko? May peste ba ang halaman ko? Baka kailangan na ng sprayan ng halaman ko? Baka kailangan ko ng abunuan ng halaman ko? Puro halaman, di ba? Na isasantabi natin yung pangangalaga ng lupa. Kasi kapag nagawa naman nating malusog yung lupa, di ba? Magiging malusog na din yung halaman kasi natutustusan ng lupa yung pangangailangan ng halaman. So sustainable agriculture kasi binibigyan diin yung pangangalaga sa lupa. Actually, ang lupa, specifically yung topsoil, ay tinuturing natin na non-renewable resource. So, hindi na napapalitan. Minsan lang kasing mapabayaan na anurin sa bahayan or sa pagguho ng lupa, huwag mo nang asahang may babalik pa yun sa'yo. Hugot? Inaabot kasi ng ilang daang taon, pinakamadali na po yun ha. Pero usually, libong taon para makabuo ulit ng layer ng topsoil. So, alagaan natin ang lupa, huwag natin itong hayaang mawala at itambak sa China. Charot! So, ilan po sa mga kakailanganin sa paghahanda ng kama ng lupa o taniman? Ay, okay na po yan. Awatable na po yan. So, ayan po, ilang kaparaanan sa paggawa ng tataniman? So, the usual po pa rin talaga is yung paggawa ng raised beds or yung plot. Doon marami na pong ibang paraan. So, meron po tayong container garden, may sack garden, may square feet garden, may pit garden, may mature garden. Sa pit gardening naman, ayan po, bubutas lang tayo ng lupa. Gatuhod ang lalim and siguro mga half meter yung diameter o yung lapad. Kahit ano pang style po ng pagtatanim ninyo, ang mahalaga lang talaga ay yung paggamit ng compost. So dapat naglalagay po tayo ng compost bilang basal sa mga ginawa nating taniman. Mas marami, mas maganda. Wala naman pong overdose yung compost eh. Pwede nga yung compost mismo yung pagtataniman. Siyempre magastos nga lang. Okay po, crop rotation. Simple lang naman po yung principle ng crop rotation. So, halimbawa, sa plot na ito, sa buwan na ganito, ito muna yung mga itatanim natin. So, nandyan yung mga legumes, so, sitaw, sigarilyas. After po nung cropping season, pwede na po nating pasundan ng, ayan, kamatis, talong, sili. Pagkatapos na naman po ulit yung cropping season na yon, pwede na naman natin pasundan nung mga root crops. So, nandyan yung kamote, labanos, or pwede kayong maglagay ng cucurbits. Depende po sa inyo, kalabasa, patola, upo. And after po nyan, pwede na naman pasundan nung mga leafy vegetables. So, nandyan po ang petchay, nandyan yung lechugas, nandyan yung spinach. And after po ulit nyan, ibabalik ulit sa legumes. Ito pong pinapakita sa inyo ay example lang po yan. So, hindi naman po in toto yan yung gagawin ninyo. Pwede po kayong mag-experiment at nang malaman ninyo po kung anong bagay sa lugar ninyo. Basta, wag lang sanang nawawala yung legumes. So, bakit ginagawa ito? Para maistorbo po yung life cycle ng mga peste at sakit. Siyempre, pag puro sili na lang yung tinatanim ninyo or puro kamatis na lang, buong taon puro ganon, nagbi-build up po yung peste at yung sakit. Pero kung every cropping season, nagpapalit-palit po, eh siyempre, yung chance ng mga peste na makapagparami ay nababawasan. And sa ganitong pamamaraan po, ayan, nakakatulong sa pagpapanatiling malusog ng lupa. Kaya nga, rinerekomenda na sa pagro-rotate ng crops, laging kasama si legumes na ipinagsasalit-salit. And ayan po, bilang pangwakas, a pessimist is the difficulty in every opportunity, an optimist is the opportunity in every difficulty by Winston Churchill. And maraming salamat po.